itong kwentong ito ay pinamagatang ang mahiwagang tulay. True story. Isang araw noon, alas 3 ng hapon, kami ng pinsan ko ay umuwi galing paaralan at sa mahiwagang tulay kami dumaan. Sabi ng aking pinsan ay, hintay lang, ako'y iihi muna. At umihi siya sa tulay. Nung pauwi na kami ay gustong-gusto niyang bumalik at maligo sa ilog. Sa silong ng tulay na kahit sobrang init. At sinabi ko na ayaw ko na kasi mainit. Nung di kalaunan ay siya ay init na init sa katawan at minsan ay tumatawa na kagat yung ngipin. Hanggang pilit niya akong hinahablot para sumama. Napansin ko na may pantal-pantal ang kanyang katawan at pansin ko ang pagbabago ng kanyang boses. Naisipan ko na magpunta kami sa albularyo para tingnan siya. Nagkataon naman na doon pa rin ang mahiwagang tulay kaming dadaan. Nung nasa tulay na kami ay nagbago ang kanyang boses. Yung boses niya ay naging chipmunks. At sabi niya ay hindi kagagaling. Nung kami ay nasa albularyo ay ginamot siya at nakita ko ang pag-umol niya at marami ang bukol-bukol sa likod niya. Sabi nga ng albularyo ay nakasagi nga siya ng isang puting engkanto at ako daw ang gusto kasi babae ang engkanto. At nahulaan nga na umihi siya. Sabi nga ng albularyo ay umihi nga siya doon kaya ako na ay naniwala na pinarusahan nga siya. At yun ay nag-alay ng manok para sa kanyang kasalanan. At nawala ito. Nung tinanong ko ang aking pinsan kung naalala niya lahat ang nangyari, ang sabi niya ay wala siyang maalala kahit isa. At biglang nanlamig ang aking katawan kasi nga gusto ko ng puting engkanto. Sabi ng